good morning. Umuulan dito sa amin. Kaya, ayan, gagawa tayo ng kotsenta. So, ayan, nakikita nyo yung bowl na may laman ng ating mixture. So, hindi ko na pinakita yung paglagay ko, pero ilalagay ko din sa description box yung mga measuring. So, ayan, naglagay ako ng 1 cup of all-purpose flour and 1 cup cassava flour or matling and 1 cup of brown sugar. So, ayan, imimix natin. Haluin muna natin bago natin lagyan ng water or tubig. Lalagyan natin ng 2 cups na tubig. Then, maglalagay tayo ng 1 tablespoon of lye water. Yan. Ito yung pampakuna sa ating kutsinta. Then, haluin natin. Wala akong liquid na coloring, so ito na lang. So, ayan. Asweti powder. So, depende sa inyo kung anong kulay ang gusto nyong ilagay. So, maglalagay tayo ng konti. So, ayan. Tapos, sasalain natin para mawala yung buo-buo. So, ayan na. Wala nang buo-buo. Nasala na natin siya. Ayan. Then, isit aside muna natin ng medyo molder. So, ayan. So, i-grease natin ito ng oil or mantika para hindi didikit yung ating mixture dito. So, ayan. So, kumukulo na yung ating tubig sa steamer. So, ayan. Then, i-low heat natin siya or huwag bagalan yung apoy kasi masisira yung kutsenta natin. So, ayan, mag-grease na tayo ng molder. Tama-tama lang yung oil na ilalagay natin kasi huwag yung sumobra. So, ngayon maglalagay na tayo. Bago kayo maglagay sa inyong mga molder, haluin nyo mabuti yung mixture. Ayan. So, ayan, naglagay na tayo. Then, tatakpan natin at lulutuin natin siya ng 15 minutes. Ayan, ito na yung ating finished product. Ayan, masarap na kutsenta. So, tatoppings lang natin or lalagyan na natin ang cheese sa taas. Ayan, lalagyan na natin ng cheese.